Narinig na natin yung mga reaction ng grupo ninyo, no, na binanggit nga ni Yorme na kayo daw ay tila nabili na para lumipat kay Vice President Lenny Robredo. Ha? At wala naman daw kwenta kung kayo ay umalis bilang mga volunteer supporters niya. Eh, what is your next move now dyan sa IM Pilipinas? Well, unang-una yung sinabi ni Yorme, siyempre masakit yun. Definitely, we deny that. We deny also na konti lang kami. But siguro, we should go beyond the fray of all these things. Siya nangyari, nagbabanatan lang kami. Eh, wala rin pupuntahan yun eh. And then, in fact, ang call nga namin is stop the hate, no? Stop the politics of color. Kailangan magtulong-tulong tayo. Kalimutan na natin yung sakitan at nang nangyari tuloy, yung dapat nating nilalabanan ay nananahimik na lang at dumadagdag ng dumadagdag yung numero niya. Siguro, I invite all my colleagues sa ISCO camp and even yung mga nasaktan ko na iba dyan sa sinabi namin, lalo na nangyari kahapon, eh tigil na natin to. We are one and the same boat Philippines na tinatawag nila. Huwag mo natin payagan na ang pamilya Marcos ay bumalik, no personal thing about them, pero hanggat hindi sila umaamin po sa kanilang kasalanan at iniiba nila ang kasaysayan, paano mo naman sila gagawing mamuno sa ating bayan? So, pagtulungan na lang mo natin to. Kung ako man nakasakit sa kanila, Tony, Alvin, pasensya na lang. Ako na nag-extend ng hand na magsama-sama tayo dito. Tama na yung sakitan, wala akong pupunta yun. Let's focus on the fight. The real fight. Panalunin na natin si VP Lenny. Siya yung namumuna. We have no choice. Kahit na ISCO ka, kahit Lacson ka, siya ngayon na nanguna, tulungan na natin. Let's save the Philippines from another 30 years of whatever hardship na naman napupuntahan natin. Sir Tim, mabilis na tanong lang ha, bago si Alvin. Kasi nga, ang sabi ni, ang laging pinipilit sabihin ni Yorme, wag na natin itong gawing away ng dalawang pamilya lang. Paulit-ulit lang daw, away ng dalawang pamilya. Ito ba ang tingin mong nangyayari ngayon sa halalan 2022? Ito ba ay away pa rin ba ng dalawang pamilya? Dahil si Lenny Robredo ay hindi naman Aquino eh. Tama po yun. Hindi na ho away ng dalawang pamilya to. Napolarize na ho tayo kung anong tama at saka anong mali eh. Na kailangan na natin panindigan, yun yung ating pagproteksyon sa ating kinabukasan. Lagi kasi napupunta dun sa problema ng away ng dalawang pamilya. Hindi ho. It's about our country. It's about what we need to do for our country. So we have to go beyond that. And then I think VP Lenny exemplifies that. Pangalawa, ang dami nating problema. Yung ekonomiya natin, problema. Ang daming walang trabaho. Nandiyan pa yung COVID. Sino po may programa? Ibigin na natin kay VP Lenny yan. Again, no offense meant sa kanila, sa mga Marcoses, but kailangan manggaling sa inyo yung patunay na talagang sincero na kayo ngayon na mamuno sa ating bansa. All right. Alvin, sa ginawa ng kampo ni Yorme, sa grupo niya, no, sa palagay mo ba na-achieve nila yung purpose na maraming aanib sa kanila o hindi? It's the opposite that's going to happen. Mas marami pang malalagas at matuturn off sa kanila. Hey, Alvin, totoo yun eh. Kailangan kasi, and in-invite ko si Mayor Isko, no, ibalik mo dun sa dati mong pagnanasa na pagandahin ng Pilipinas. Ibalik mo dun. Nasaktan ka, okay. Ako rin. May kasalanan dun na nasaktan ka, pero kalimutan na natin yun. Ibalik mo dun sa dati mo kasi yun ang kailangan na natin eh. What if, di ba, matulungan mo si VP Lenny, ang galing ng kilos kilos mo, Senator Lacson, yung good governance. Pagtulong-tulungan na natin, itigil na muna natin yung pangsarili para muna sa bayan. Kasi kung hindi, talagang aalis at aalis sa yung taong bayan. Hindi na namin kailangan tawagan. In fact, sinabi ko sa grupo ko, wag tayong tatawag sa mga kasama natin. But they keep on joining us. And kailangan talaga dahil malayo yung numero pa. So, yes, natatamaan talaga si Mayor Isko ngayon numero, but really I apologize for what he feels probably that we have done. I still admire him. I'm sure yung puso niya kung ano siya naging leader noon na nandiyan pa rin. So kung ang panawagan niya let Lenny withdraw, ang panawagan mo naman silang mag-withdraw at sumuporta kay Lenny. Ang panawagan ko talaga, magsama-sama na. Why not a dream team? Pwede naman pag-usapan yun, Alvin, di ba? Nangyari sa Israel, di ba? Coalition government. Magaling ka sa bilis kilos. A call for unity is still the most important thing for us now. Huwag yung kanya-kanya.
I'm sure pag pinag-usapan niyan yung human touch ni Manny Pacquiao, yung good governance ni Senator Lacson, bilis kilos ni Yorme, imagine what kind of government we have. Anyway, yun naman din ang gusto nila, di ba? Kaya sila tumakbo para sa kabutihan ng bansa. Eh kung hindi nga binigay sa'yo yung pagka-presidente, hindi ba pwedeng gawin mo na lang sa role na binibigay mo? Tayo nga, eh pwede naman dito sa ginagawa lang natin, nakakatulong na tayo. You don't need to become a president to be a good leader para sa iyong bansa. Ayaw kasi nila na mapailalim kay Lenny. Ang gusto naman nila, si Lenny ang pumailalim. Kaya hindi talaga sila magkakasundo dahil ayaw magbigay ng isa't isa. Yun, yung pakinggan mo na lang yung tugon ng taong bayan, sino ba yung binibigyan ng numero? Ano? Yun naman sa akin, okay. Kaya sabi ko, usap-usap na lang kayo. Ay nako, but siguro kaya ngayon tugon ko, pati sa tawag ko, pati sa mga supporters na tulungan na natin na mag-isip ng tama at tuwid ang ating mga leaders. Sometimes they need us to tell things that hindi na nila nakikita. Tim, ang mga tanong ng mga tao, kung ang bintang nila Yorme sa inyo ay nabili na kayo, nabili daw yung suporta nyo para lumipat kayo sa kampo ni VP Lenny Robredo, meron ba kayong suspecha na it could also work the other way around kung bakit sila biglang nagsama-sama at pinupuntirian nila si Lenny Robredo? All of a sudden, di ba sabi mo nga, nagbago yung estilo ng kampanya nila. Pati ba yun, posibleng nabili din sila? Well, Tony, that is up to them. No? Sasagutin na nila yan sa kanilang mga supporters, sa sarili nila, sa Diyos, tsaka sa bayan. Yung bili kasi ang daling itapon niyan sa isang tao, eh binili ka. Hindi mo ba makita minsan na yung tao, yung sinasabing pagsisilbihan mo ay may karapatan din mag-isip kung anong tama para sa kanya. I think that's very important, no? And siguro Tony, nasabi lang niya dahil nasaktan din siya sa mga sinabi namin. So, kung yun man ang pinanggagalingan na nasabi ni Mayor Isko yan, eh I apologize na nasaktan din siya sa mga ginawa namin. Let that be, tapos na eh. Let's move forward. Halika, Mayor Isko, Senator Lacson, pagtulungan na po natin ito. Kung gawin na regretful mo, may nagawala tayo kung nagsama-sama tayo. Ayun. Medyo sumama na yung signal natin kaya Tim. Ibig sabihin man yan, Tim, magpapakita ka na sa mga campaign activities nila, Team Lenny Kiko? Kung saan ako makakatulong, Tony, actually, I've not even talked to the Vice President. I've never... Sa akin kasi, wala namang kinalaman ito doon sa kailangan ko siya makausap. Wala, it's a call talaga. Alam mo, pare, ikaw, matanda na rin tayo, papunta na tayo doon. And condolence to our good friend, si Boyet. Yung nakikita mo talaga na, iba na to eh. Ito ba yung Pilipinas na iiwan mo sa apo mo? Diba? Huwag naman, galing tayo doon eh. Nakita natin yung hirap, huwag natin ibigay sa kanila. So in whatever way we can help.